macroeconomics na ating laban. Yup. Kinating ating tricam. Si Chuck Nu talaga nangungulit lang. Doing Chuck Nu things. Kasi pwede niya rin i-push back yung ano eh. Almost the same as a tank, no? Yung oo. Sacred Hammer niya, pwede niya i-push back ulit yung purple buff. Pero hinayaan na ng NXP na i-invade ng execration yung kanilang jungle area. But Rene J also doing the same thing. Pinupush back niya si KelVJ para ma-reset ulit yung purple. Wala pa nakakuha ng buff ngayon, tol. Bawal. But bawal. Ang naging reaction ng execration ay medyo pansinin si Rene J. This time si... H2O naman ay nakakuha ng sarili niyang orange buff. Direkta naman siya sa kanyang purple buff. So, mas maganda yung simula. Kasi ang lamang ng NXP, meron silang isang Akai. Meron kasi mga tanks na naturally magaling mag quote-unquote leash. Mm-hmm. Ito yung mga ginagamit na terms sa mga pro players natin. Or basically speaking, sila yung magsisimula ng buff. Dahil may blender, kaya din kumuha ng parang siya yung taga pagpalambot bawas, nung bawas nung ibang buffs, particularly sa orange buff. So dyan yung back siya na may shields, may Johid na may smart missiles, sometimes yung Selena na naglalagay ng traps. Ito yung mga heroes na may way para tumulong or bumawas dun sa mga buffs para makapag-secure yung jungler ng mas madali. At nakita natin yan kay H2O. And with that, mas mabilis yung ikot ng mga That's junglers. Right. That's right. Once na-perform nila agad yung leash. But look at the current situation. Yawi, talagang nangungulit lang nang nangungulit. And look at the items here. Since, well, for the first 2 minutes, kung i-compare natin siya sa for our first 2 games, medyo nagkakapaan na yung mga teams natin dito. Na mararamdaman mo na yung safety. Ooh, tingnan mo to, NXP. Ginamit, inactivate agad nila si Rene J. Nasa mid agad. Nasa mid ka agad, tinumaan. All-Star Moon, and that's the first kill. First Blood mapupunta sa NXP. And on top of that, H2O rin ang makakuha ng Turtle Buff. Sinakripisyo ni Rene J yung top lane. Pero in the end, mas madami din siya nakuha ng EXP kasi nakakuha sila ng kill. Oo. So ang kagandahan dito para sa NXP, rarely, ibig sabihin, malayo dun sa turtle. So sa first turtle ng laban, usually yung EXP lane yung ina-activate mo. This time, NXP used both. Ginamit nila si James, nag-meet sila sa mid ni Rene J para makakuha ng kill. And eventually, si H2O, free yung pag-take niya ng turtle. Nandun si Renzo, but as a Uranus, wala naman din siya masyadong magagawa para pigilan yung pag-turtle ng NXP. Which kind of meant na, eto. NXP, early, the first tug of war, which is the turtle, sila nakalamang. Yep. At kailangan na kailangan nila yung lamang na yun para mag-snowball ka agad. Super reset. Super reset. Ginamit nga ng Sacred Hammer, pero alam na ng NXP na sandali lang, nandito si Chuck Nu sa may brush area, kailangan natin mag-move out. But look at the level difference ng mga tanks dito. Chuck Nu and NXP, Way of the Dragon with the Zaman Force is trying to catch out Rene J, but Rene J forced to use his flicker para makatakas ulit. But napagan ng ipit dito para kay Yawi. Saan ka pupunta with the assist from Etomac? Feathered Airstrike, hindi na inattempt ng NXP na i-take down ulit si Chuck Nu. Problem with Implosion, kailangan may mag-cast muna, and what a good play coming out from NXP. Ang ginagawa ni Renzo, by the way, nagkakanta lang siya ng minions, which I think is much better. Kasi ang kalaban niya Esmeralda na may Avarice. Ayaw niyang magbigay ng free gold doon sa Esmeralda in the early stages of the game. Aha, at si Renzo, kita natin yung kunat kaagad ni Renzo dito. Kaka-pick up niya lang. I think he meron na rin siyang Enchanted Talisman, yung libro, kung if I'm not mistaken. Kasi hindi naman siya iikot doon kung sakaling wala pa level 6. Pero ang magiging objective ng execration dito at NXP is yung turtle. Yep. The rest of NXP already flowing. Oh, Yawi! Woo! Dalawa yung naikot dito with the Tempest of Blades. Holy cow! Goodness. Dalawa kagal tumumba dito sa side ng execration, but Rene J going for the flicker and with the dragon, hindi nakatakas dito sa Etomax at mo ang naghahanap pa ng kills ang NXP. Pero sobrang kunat na ng dalawang hirong na iwan, si Chuck pati si Renjo, at NXP makakuha ngayon ng turtle. So many teams nire-respeto ang Akai ni Yawi, and you saw in that particular clash, napaganda na ng pwesto ng execration. In fact, sila na nga yung bumabawas dun sa turtle. Meron silang Roger. You will understand, malakas silang mag-take ng turtle. Pero ano yung nangyari? Ginamit yung flicker with the Hurricane Dance. Akala ng execration safe na sila, pero may additional distance na na-cover si Yawi with that flicker. Dalawa yung naipit.
including Chakno. Tapos kasi yung follow-up, yung Falling Star Moon na ma-keep in place sila. Mm-hmm. Tapos meron pang Tempest of Blades na alam natin na pag nasa gitna ka nun, may knock-up yun. Chain Stuns ang nagawa ng NXP. Medyo tumagal, pero nandun pa rin. May damage at may damage sila doon. Damage pa rin. At si Renjo na ipet ni Yawi gamit ang kanyang Hurricane Dance sa loob mismo ng kanyang Tier 1 turret. At mainit na talaga ang NXP ngayon. 6-0 at well, before hitting the 6-minute mark at 4K net worth advantage ng NXP Wolf. Anong pwedeng gawin dito ng Execration? Going at the current, we're looking at the current situation right now. Si H2O, hindi nakokontest na nakokontest. Mukha sila ng pick-off, that's number one. Depensahan nila yung tore. Mga tore nila, katuloy nitong bottom lane. So that's good, pati yung mid lane. They're asking me kung ways, huwag lang magpapatay. Kaso ito. Rene J, taking a lot of shots, pero hindi enough yung turret damage as H2O, focus tore lang sa tore. Si Renjo lang yung, yung tao dun sa side ng Execration. So talagang priority targets lang ang ginagawa ng NXP. Now, as they move behind, getting out of the bottom lane, mission accomplished, sabi dito ng NXP. Oh, very good play coming out from NXP. Particularly yung ginawa ng H2O na imbis na mag-focus sa heroes, inatake na lang niya yung tore. Sinulit at nakakuha pa ng mas maraming ginto ang NXP eventually. 7-0 ang ating laban. With a lot of items para sa NXP, do take note yung mid lane na si Exhort na Clock of Destiny na. So makati na yung damage yan. Heptasis now available para kay Rene J. Isa sa mga pinamagandang value item para sa mga gold laner na assassin type. Hindi naman assassin si Cho, pero yung way mo para siya gamitin ay kumuha ng kills at napaka-weird ng pwesto ni Turtle sa ngayon. Inikot to lang hanggang inikot hanggang sa likod. Pero sa talking about likod here, Rene J, muntik pa niya ma-take down si Renjo dun sa ating lower left-hand minicam. Pero Yawi, ipit going na for naman. The ipit na naman. Plus, the feathered airstrike ni Etomax, nakasecure na naman sa'yo ng isang takedown. Ito yung masasabi mong weird na decision mula sa Execration. Binan nila yung dalawang hero para kay James. Pero tatlo pa yung posibleng i-pick. Like the Esmeralda, for example. Mm. And we were harping about the fact na pwede na lang nilang iban yung Akai at yung NXP dahil sila yung first pick sa second phase. Automatic. Akai talaga yung kanilang kinuha. Now, getting every advantage in this particular game. Yep. So, and kita mo naman yung damage dito ni Rene J. Tingin ko, unti na lang makukuha na niya yung, ano, yung Blade of Despair, BOD. Pero NXP, moving forward. Yeah, we're looking for a target. Hurricane Dance. Naipit niya si Chaknu. Not the right target, so aalis muna si Yawi dito. And also, NXP, alam nila kung makakakuha sila ng takedown o hindi. Yeah. So sobrang discipline nila kung kailan sila mag-engage, kailangan mag-disengage. That's right. Tulak mula ang Chuck, no? Pero na-dodge yung implosion. It's gonna be scary. Blade of Despair available para kay Rene J sa ating show. Aray! Ate! Ang kati na! Aray ko, babes! Aray ko, babes! Napupote naman! Okay, H2O! Mag-aabang, pero mataas na yung Regen stacks niya. Mataas na rin yung Regen, but Chaknu plus the Chaos Assault combo. Getting that pick-off, but KLVJ, nakaamoy ng dugo. Juicy! Exhort ang magiging sunod dito. Order of Brilliance will be used. Tapos si H2O, binabanatan din si KLVJ sa likod. Hindi tumama! Kapag nakakommit na ang isang Roger sa isang kill, kailangan na talaga niya makapatay. Otherwise, ang dali niyang patayin. And that's what you saw with how NXP handled it, particularly yung pag-outplay ni Exhort gamit itong Lunox. Yep. At on point, kita naman natin sa kanyang KDA 505, naghahanap pa rin ng pagkakataon ng Execration na ma-stop yung bleeding ng NXP. Pero kita mo naman yung positioning ng NXP sa ngayon. Pumuposition sila dun sa may Lord Pit, waiting for Execration na pumasok sa loob ng territory ng Lord. Pero Execration, since ito talaga eh, split technique talagang ginagawa ng NXP ngayon. Divide and conquer. Divide and conquer. Pero nangunguna, mukhang tinitakedown na ng NXP ang Lord half HP. At wala pa rin reaction ng Execration dito. Mukhang ibibigay ng Execration Lex Lord Tate. Look at the damage of Exhort, tol. Quarter kaagad ng HP ni KLVJ na takedown sa isang Chaos Assault pa lang. Ang gusto kong ginawa ng Exhort dito, nag-duran siya, hindi na siya nag-double down sa damage. Sabi niya, maganda naman na hindi ko na kailangan mag-output pa ng mas marami pang damage. Kuha muna ako ng Durance. And at this point, mananalify ko yung
damage output or yung presence in team fight si Renjo. Oh, yawi! Sakto yung target niya kay LBJ. Will be taken out by H2O. Isang ganung kabilis. Pero si H2O makakatakas para sa magandang Sacred Hammer plus the Implosion combo. Yun ang sagot ng Execration. 3-4-2 exchange. Renegade mo kung umahabol pa. Hindi umabot with the flicker and wings by wings kay Eto Max. Pero tol, ganda ng set ng dalawang teams, ng dalawang tanks ng dalawang teams natin dito. Chakto versus Yawi. Yawi. Showdown sa dance floor. Wow. This time, mas malupit nga lang ang moves ni Chakto. Hinintay niya kasi si Yawi. Unfortunately for Yawi, napakita na target, which is Kel VJ, kaso isa lang. So that meant na yung NXP na pa-commit. In fact, si H2O na pagamit agad siya ng Tempest of Blades para sa follow-up kasi ganun yung combo nila eh. Ipitin ni Yawi, pa-follow-up ng Tempest of Blades knock-up, tapos uubusin nila with James. Yun nga lang, sinabi natin ito kanina, yung melee-based na NXP ang daling i-punish ni Chakno. Oh. Another punishment mula kay Chakno, na-mention natin dun sa draft, ang way para kay Chakno na mag-shine ay pag na-punish niya yung mga pag-dive na composition ng NXP. At Yawi ngayon ang da-dive, but eto Max, meron siyang wings by wings makakatakas ka rin. Pero totoo yun, Wolf, no? Makita natin kanina, choke point pati. Yes. Kumbaga, nasa funneled area ang NXP nung time na yon. And Execration, Chakno, sabi ng mga kanina, isang implosion na maganda, yun ang magiging turnaround ng Execration dito. Absolutely. Heavily punishable since ang dami ding AOE skills. For example, yung Feathered Airstrike ni Eto Max, Kelra again, na merong Zaman Force plus the Chrono Fissions, yep. Ang laki ng damage output, magic damage output na pwedeng iba to ng Execration. It's breastplate, pati na rin ang courage mask para kay Yawi. Ito yung Dylan kung ba't ang bilis niya rin maglakad. Alam natin na kapag nag-skill ka rin with the brute force breastplate, it's bonus movement speed para naman doon kay H2O working sa kanyang pang-apat na item. And this Battle Raptor, Macheri, pati DHS. And alam natin na yung DHA sa way nila para mag-tunaw din ng mga tanks. And at this point, si Renjo, mahirapan na talaga kasi bukod sa HP-based ang damage ni Exort, na, alam natin na natural na pangtunaw sa isang Uranus ay isang Lunox, tapos may Durance pa. Nako. Ang sakit. Ang din. Sakit nun. Lalo pag tumama yung Starlight Pulses, a-apply niya kaagad yung debuff ng Necklace of Durance within an area. So, ang laking factor din nun when it comes to Kel VJ kapag nakakuha siya ng kills. And looking at the situation, 5-13. Mga kaibigan, 34.6k net worth ang Execration habang ang NXP already running for that 41k. Mataas din, mataas. Mga 5k net worth, almost dalawang core items or isa't kalahating core items ang lamang ng NXP. Nevertheless, ito pa rin, ang anybody's game as we saw dun sa game number 2. Lalong-lalo na kapag itong si Chakno, nakahanap ng mga magagandang implosions. Exort, ayan, after ng Durance, sige, pwede na tayo bumalik sa damage output. Kumuha na ng Crystal. Durance naman din para kay Eto Max. It's also good. Ang kailangan ng members ng Execration ay siguro mga tough boots. Kanina pa naman nila din nakuha yung tough boots. Natural na sagot sa isang Akai. But at least pang additional magic protection against Exort since... Kay James. Oo. Nako po. Mahirap. Abang Execration naman, nag-aambahan, nag-aahanap ng magandang opportunity, waiting for the Lord to be enhanced since we've reached the 12-minute, more than 12-minute mark. 14 minutes na nga tayo. Pero, kita mo naman yung NXP Wolf. Out of kung gaano kalalim si Yawi para maghanap lang ng information sa NXP. We have the Dragon. Pero sa yung Purify. Nako, at malaking bagay ito, ha. Nag-overstay. Nag-overstay dito si Renzo, but it's way too tanky. One more attack from H2O and they will get it. 5-14. Massive mistake mula kay Renzo. Nakita na kanya na doon si Cho. Tapos may nakatakas sa siya, na-force na yung Purify. Bumalik siya ulit. Bumalik siya, lumaban. Lumaban siya ulit doon. Unfortunately, para sa NXP, for Execration, lamang ulit yan para sa NXP. Nako. Napwersa din yung Zaman Force. Ang daming ultimate or na-force yung ultimate ni Kelra para lang ma-take down or manghabol, pero NXP pa rin ang makakuha ng Lord. And since yung bottom lane pinupush din siya na rin ni Jay, almost the same sa nangyari nung game 2, Rene Jay nalaga magiging delegate dito na mag-push all throughout every single time. Ano na rin siya, Wind Talker.
Oh, mapapabilis din ang kanilang pag-run down. Di ako magugulat kung biglang nag-malefic roar itong si Rene J. Wants to really just push. In fairness, para sa execution, hindi pa naman katapusan ng mundo. In fact, maganda naman yung depensa nila. Do have the Farsa. Tapos nandiyan pa si Chak, no? Ayun, madami silang AOE na pwedeng ibato para i-clear yung waves. Wag lang din silang mapipitasan ng NXP. Otherwise, hindi sila mahihirapan. Pati ito rin yung gusting glaive na kuha nila ng Exhort. Pero kita mo naman kung gano'ng kabilis mag-melt din yung Lord dun sa may bottom lane. But look at Yawi. Chak, no? Sineseparate sa rest ng Execration. But Rengio, still alive! Pinupalling Storm sa likod naman si James. Pero, again, the tanky. The HP restoration dito ni Rengio. Top of the notch. Pero look at James as well. Going for a sandwich play, pero hindi nagkabigayan ng kills ang dalawang members, ang dalawang kupunan dito at the moment. Pero look at the outer turrets ng Execration. Open na yung top and open na rin yung bottom lane. Si Rene J napagamit ng flicker, pati rin na rin si James. So medyo even kasi ang nagamit lang naman ng Execration Purify pati flicker, meron, wala na rin implosion however. Tanggalin ang problema dito, sabi ng Execration. Yawi with the Hurricane Dance. Able to push them out. H2O, ginamit yung Tempest of Blades defensively. At napwesa din naman nila yung Zaman Force. Kasi ang bilis din kasi ng cooldown ng Zaman Force. Kaya pwede niyang spamin eh. It's gonna be tricky. Ang side ng Execration, isa na lang ang dinidepensa ang Torres ngayon, ang NXP. They always say, mas madaling depensahan ang nag-iisang Torres. Kailangan din lang i-take note na yung side push dito ni Rene J. Pwedeng kumulit si Rene J, pwede rin kumulit si H2O eh. Pwede. Kumaga parang ito yung ano, yung other part ng divide and conquer. Push natin yung top lane, push natin yung bottom lane habang nagde-defend sa middle lane. So, mapapaisip ngayon yung Execration, anong lane yung kailangan natin i-push back? Enough ba yung power natin para ma-take down or ma-push back si Rene J? Kasi si Rene J kaya rin pumalag eh. Meron siyang high and dry. So, mas gusto niya yung mga ganung klaseng skirmishes, yung mga solo. So, para makuha niya yung 6% additional na damage. Yung sinasabi na nga natin na one-hit combo, pero hindi naman literal na one-hit. Kaso si Chakno nabigyan. Nako, ang laking bagay ito para sa Execration, para sa NXP. Walang setter ang Execration for the next 45 seconds. Tagal din. Ang tagal. Since pushing lahat ng lane ng NXP sa side ng Execration. At malapit na rin magka-flicker yung mga members ng NXP like James, for example. And H2O feeling it. Do take note, si Rene J nakabang na rin. May flicker na din, yung Joe. Nako. Nasa NXP na lahat ng kailangan nilang equipment para ma-take down ng one big push ang Execration. Pero ang Execration, sabi nila, sandali lang, hindi po tapos ang laban. Ooh. Yawi with the flicker in, Hurricane Dance sa isolating kill VJ. Pero tinamahan din ang Tempest of Blades. Medyo edge, napu-wolf pounce pa. Pero hindi pa rin. Ang NXP sumusugod pa rin. Dalawa na take down with the falling storm para kay James. Eto Max, trying to run away. Meron siyang flicker, he will use it. Pero focus lang sa main inhibitor, sabi dito ng NXP. NXP will take down the...